Tapos mamamatay ka ngayon, mamanahin ng iba. Kadalasan, lugi ang nagpundar. Lugi. Luging-lugi. Katulad nung naghirap halimbawa ang asawa sa Saudi Arabia, ibibili ang asawa ng mga kwintas at kung ano-ano mga ginto-ginto. No? Talagang halos masubsob sa lupa sa dami ng suot na alahas. Kasi sabi daw, investment. Pero sa oras ng pangangailangan, ni hindi pa kalahati na ng halaga na mabebenta yun eh. Babarat-barating ka eh. No? Meron bang nakabenta ng alahas sa oras ng pangangailangan na tipak ang benta? Laging palugi. So lugi yung nagpundar. Parati. So sabi nito na naman si Solomon sa 24 to 26, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. Sabi niya, ayaw niyong malugi, etong gawin niyo. Araw-araw, you must enjoy some food and some drink, and whatever you do, find satisfaction in it. Kung nahihirapan kayo, huwag yan ang gawin niyo. Kasi ito, ang dami-dami kong kikitain. Eh, pero naman naubos ang kalusugan mo, lumungkot ka, ipapamana mo lang sa iba. Find something else, kahit konti lang yung income that you enjoy, para hindi ka lugi. Merong napunta sa'yo. Sabi niya, this too I see is from the hand of God. For without Him, who can eat or find enjoyment? To the man who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gives a task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. This too is meaningless. A chasing after the wind. Sabi, isa pa tong hiwaga, hindi mo maintindihan. Merong mga taong bigla-bigla na lang silang dinadapuan ng kayamanan at mga magagandang kapalaran. Meron namang hirap na hirap, pero wala pa rin mangyari sa buhay nila. Hindi ko man naghihirap kami ang mangyayari. Hindi ko mo hindi ka naghihirap, walang mangyayari. So yung ganun, hindi mo maintindihan ang formula. Pero para na lang kayo huwag malugi, huwag niyong kakalimutan to enjoy the little things in life. To eat, to drink, and to find satisfaction in your work. Mahirap gawin yan, lalo yung mga hirap na hirap magpundar, hindi na makakain halos yan, sumasala sa oras, hindi na makakalasap ng ginhawa. Nakikita nyo, halimbawa, kahit yung mga first generation, mga traders yan sa Binondo, hirap na hirap talaga, talaga ang sisipag. Doon lang sila nakatira sa entresuelo, doon sa ibabaw lang ng tindahan nila. Doon na umiikot ang buong mundo nila. Pero after 20, 30 years, biglang lilipat sila sa Dasmariñas Village. No? Pagkatapos, sinong sobrang nag-enjoy noon na? Mga anak, mga manugang, at mamaya mga apo na. Usually, yung first generation, konting-konti ang na-enjoy. So, itong tinutukoy ni Solomon. Sabi ganun, dapat kung nagtatrabaho ka, nagpupundar ka, huwag mong kakalimutan yung sarili mo, mag-enjoy ka rin. At simbol lang yung eat, drink, and find satisfaction. What Solomon is saying is, habang nag-iipon ka, dapat may ginagastos ka rin para mag-enjoy ka. Huwag kang ipon lang ng ipon, tapos iiwan mo sa iba. Ang sa matuloy ng loob mo, pag namamatay, nilalagot na yung leeg mo, ayaw mo pa, ayaw ko pa mamatay. Kasi hindi mo pa na-enjoy. Sabi, kailangan mag-enjoy ka kahit na konti lang yung nasisave mo. Malay mo, huwag gano'ng kahaba ang magiging buhay mo, sinave mo lahat. Kaya kumisa nga sa laki ng savings mo, kaya tinutulak ka na sa bangin ng mga tagapagmana nang madali-dali ang pagmana nila. Sabi, don't forget yourself. You know, kumisan isipin na iba, godly ba ang teaching na yan? Kasi laging ginoglorify ng religion, magdusa ka para sa iba, magdusa ka. That's why Solomon is there to give balance sometimes to our very imbalanced sense of religiosity. Hindi ka nilikha ng Diyos para isakripisyo ka lang para sa iba. Bagamat, maraming magagandang sakripisyong nakakabuti sa iba, pero kailangan, minamahal mo rin ang iyong sarili. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Love others as you love yourself. Hindi naman sinabi niyang don't love yourself eh. So go on, love yourself, but don't forget to love others as you love yourself. Sige, mahalin mo todo ang sarili mo, mahalin mo din yung iba. Pero hindi yan sasabihin, huwag mong mamahalin ang sarili mo at iba na lang mahalin mo. Kahit kailan, walang ganun turo. Tinuturo lang yun minsan ng mga relihiyoso dahil sobrang nga natin ginaglamorize ang paghihirap eh. Sobrang natin pinupuri yung nagdurusa. Pero walang ganun sa Bible. At pag nakinig tayo kay Solomon, sabi niya, enjoy every day. Consume what you produce. Save a little for tomorrow. Sabi pa nga ni Jesus eh, let tomorrow worry for itself. Sabi niya, let the day's own trouble be sufficient for the day. Tomorrow will take care of itself. Mas extreme pa nga si Jesus tungkol dyan eh. Sabi niya, nandun pa rin ang Diyos bukas. Magtatrabaho ka ulit, magkakaroon ka na naman. Pero hindi naman masama mag-ipon ng konti, pero huwag yung wala ka nang na-enjoy ngayon, inipon mo na lang lahat. Because that is not the way to live. And since you can no longer enjoy the fruits of your work beyond earthly life,
What should you do? Enjoy them now. At present, live in the present. Ang daming magulang ang pagdurusa, mapag-aralan ang anak. No? Hindi na kumakain na masarap. Mga magulang sa probinsya, buong semestre, nagdidildil sa asin. Uuwi ang anak pag semestral break, kukunin lahat yung inipon nila. Tapos text and text. Gusto pa ang mga cellphone, mga mahal. Tapos gimmick ng gimmick, ang pagdurusa ng mga magulang. Pwede mong gawin yan. Pero kung talagang sobrang hirap nyo, di mag-working student siya, bakit mong gagawin siyang prinsipe at prinsesa? Tapos kayo, wala nang ginawa kundi tiisin ang buhay nyo. Diba? Na wala na kayo nakaing masarap, pagkatapos biglang nag-asawa, nalimutan ka na. Para wala kang regret sa buhay. Kasi pag inilagay mo lahat yung, ilalagay ko lahat sa kanya, total, mamahalin niya ako. Paano kung di kami nahal? Habang buhay ngayon, pagdurusa at pagsisisi ang laman ng puso mo, sama ng loob. Kaya sabi ko, meron ka, meron din ako. O meron ka, meron din ako. We've got to learn to love ourselves also. Why? Because life is a gift from God to be enjoyed. It is not a ministry to suffer from. While yes, there are worthwhile ministries in life, but you were not created by God just for ministry. You were created by God because God loves you and God likes you to have fun, to enjoy life. At the same time, to do good. Balance. Hindi one way. Because you can never carry your treasures to the grave. Enjoy the simple, affordable, and available pleasures of both consumption and production. And this is where Solomon is very profound. Iniisip ng marami ang enjoyment sa consumption lang. Di ba, magtrabaho tayo na magtrabaho, mahirapan tayo na mahirapan. Sa weekend naman, may day off tayo at mag-enjoy tayo. Hindi yan ang tinuturo ni Solomon. Ang tinuturo niya, paski yung Monday to Friday na nagtatrabaho ka, dapat enjoyin mo yan. Kasi yung Monday to Friday last week, hindi na babalik ever. Kahit mag-enjoy ka sa Saturday and Sunday, yung Monday to Friday mo na hindi ka-enjoy, nalugi ka na rin. Paano natin gagawin yon? Unang-una, sa abot ng ating makakaya, do work that you enjoy. And of course, if you are being paid to do something you enjoy, you're actually playing. You're not working. So dapat tayo, habang lalo na yung maaga pa lang, nagsisimula ng karir, ibagay nyo sa inyong mga taste ang gagawin nyo yung trabaho. Kahit merong mas malaki ang kita pero hindi kayo enjoy, doon na lang kayo sa moderate ang kita or less pero enjoy kayo. Kasi bawat oras na nandun kayo, meron kayo enjoyment kesa puro kayo pagtitiis at pagdurusa.